And among the heathen, I will be exalted in the earth. Yun po, tuwing magkakaproblema ko, yun po yung aking ipinatanggal lang. So ayun po, naoperahan ako 2008. Sa tulong po ng pamilya ng aking kapatid, umuwi po ako ng bahay pagkatapos ng operasyon. At siya po ay, sabi ko nga po sa inyo, magpapadala ang Panginoon ng tao man, sitwasyon, o event, o anuman. So yung aking amo po, binigyan ako ng isang villa na may tatlong kwarto. So, ang pamilya po ng kapatid ko ay tumira din doon habang ako ay nagpapagaling. At pagkatapos po ay nakiusap ulit ako. Ang amo ko po ay mahigpit, ngunit meron naman po siyang good heart na pagka sinabi mo, matapad ko ano yung problem mo. So yun, binigyan niya po ako ng villa. So naalagaan po ako ng pamilya ng kapatid ko at nakiusap din po ako na madala ko dito yung anak kong babae at pumayag po siya. So nadala ko dito, siya rin po nag-alaga sa amin. So yun po ang may share ko sa inyo na hindi po tayo pababayaan. So mga kapatid, huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon nito. Yung ating pong popular na John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believeth in Him shall not perish, but will have an everlasting life. So sana po ay gawin niyo pong chance ito na tumanggap din po sa Panginoon. At maranasan po ninyo kung paano mag-iingat ang Panginoon sa taong binibigay ang buong tiwala at pagmamahal sa Panginoon. Hindi ba po natapos doon dahil naka-survive po ako doon sa breast cancer, pero nagkaroon po siya ng metastasis. Ibig sabihin po ng metastasis, yun po yung dating cell ay nag-form po uli at lilipat galing doon sa kanyang dating ano, lumipat po siya sa brain. So noong June 19 lang po, nagkaroon po ako ng another operation. Hindi po madali yung operasyon na yun dahil kailangan po nilang putasin yung skull para maialis po yung bukol doon sa brain. Sa brain po talaga, sa loob ng utak, doon po siya pumwesto. So yun po, yun pa rin po yung aking panalangin na sabi ko, Panginoon, hindi ko po ito lang.